Hello guys, share ko lang tong story para rin sa knowledge ng iba na mga nandito sa Canada, lalo na yung mga baguhan. So just recently, ngayong week, ang taas talaga ng snow and parang wala kang option kundi bumili ng truck talaga para magawa mo yung mga day-to-day activities nang hindi ka napeperwisyo o nababalaho dahil sa mataas na snow. Iba talaga kasi talaga ang truck o yung pick-up na katulad ng nasa Pilipinas. So, nag-inquire ako out of curiosity kung kakayanin ba namin ang monthly. Nag-inquire ako sa isang dealership at nagtanong ako kung meron bang mababa na nasa 300 pababa lang na monthly payment. Unfortunately, nung nabigyan ako ng quotation, guys, the vehicle is used nasa 225,000 kilometers and ang presyo niya is medyo mataas talaga, nasa 18,000 yata if I am not mistaken. And upon seeing the quotation, you know what surprised me? Ang interest rate niya ay 19%. Tumataginting na 19% ang interest niya. Sa 31 months yata yon. So, why did I do this video? So, kung titingnan mo, sobrang taas nun. Nung 19% na yon, knowing na 225,000 kilometers na yung tinakbo ng sasakyan, year 20. Tapos, year 2015 yata, or 2017. So, yung sasakyan na in-inquire ko, used yon. And then yung amount niya is nasa 300 bi-weekly. So, nasa 600. So, ngayon, pinakita ko sa asawa ko and my husband said, no, that's too much. That's too high for an interest of 19%. Knowing na second hand and 225,000 kilometers, used car, siguro in a good shape, pero kahit na, sobrang taas. So, kahit na kailangan namin ng truck sa mga panahon na to, we are able to analyze things first na hindi basta-basta ang pagkuha ng sasakyan. Hindi dahil kailangan mo ay kukuha ka na. Lalo dun sa mga baguhan. Tingnan nyo po muna mag-compare. Check the comparables to other dealership. Baka may mas mababa ang interest rate na maibibigay sa inyo. So, hindi agad-agad grab the opportunity dahil nag-o-offer si ganitong dealership ng sasakyan, igagrab nyo na. So, hindi ganun po yun. I-check nyo muna ang interest rate at tignan nyo muna rin yung budget kung papasok ba sa budget nyo yung monthly or nung bi-weekly payment. Baka naman kayo ay kumuha ng sasakyan na ipupukpok sa ulo nyo na para kayo ay hindi pa nagtatrabaho, ubos na yung sinasahod nyo dahil ibabayad lang sa mga bayarin gaya ng sasakyan na ganyan. So sa ngayon, nag-hold back kami kasi hindi namin afford yung truck. So baka hindi pa panahon para sa truck, para sa aming pamilya, kahit na kailangan talaga at malaking tulong, ay tiis-tiis muna. So yun lang naman, na-share ko lang yung aking realization doon sa aking inquiry para kumuha ng truck. So, sa mga newcomers dyan, isip-isip kasi ang bigat din po ng 600 monthly sa isang used na truck and yung registration pa noon at yung insurance hindi bukod pa. So, you're like looking at 800 to 900 monthly sa isang used truck. That's too much. So, yun lang. Na-share ko lang naman ang aking insights dito sa aking experience last week. And yon, napigilan ang sarili, hindi muna kami kumuha dahil hindi pa namin afford. So yun lang naman for today's video. Stay safe everyone. So sa mga naghahanap ng ticket, nandito lang po ako at pwede nyong utangin ang ticket basta ang credit score nyo ay 600 pataas. So all the PR, citizen, temporary foreign worker are welcome to get the tickets. Lalo na kung kukunin nyo ang inyong mga pamilya, ang inyong magulang, at kung sino man sa inyong mga family members. So yun lang, stay safe and good luck. And see you on my next vlog!